Samantala, balita ngayon na may panibago na naman daw na arrest warrant ang aktor na si Ken Chan at this time, ano bail na raw ito. Ayon sa nasagap na chika ni Christopher Ming, lalo na rin daw ngayong nangangayayat ang aktor dahil din siguro sa kinakaharap na problema. Patuloy naman ang netizen sa paghingi ng dasal para kay Ken na masolusyonin din ang problema nito. Oo nga, Mildred, yun daw nag-demanda. Nagsampa ng kaso. Eh sila rin din naman uli ngayon. Sa panibago. Kaya nagkaroon naman siya ng panibagong arrest warrant. Alam mo, warrant of arrest. So alam mo, natulungkot ako kay Ken Chan kasi nung baguhan siya, nagkaroon ako ng pagkakataong makasama naging siya. Close kayo, di ba? Naging close kami na hindi pa talaga siya. Kumbaga, kakaunti pa lang yung kanyang exposure sa Kapuso Network. Nakakasama ko siya. Nagdi-dinner kami kasi meron kaming common friend. Yeah. So, talagang nalulungkot ako dito sa nangyayari sa kanya. May mga balita nga, di ba, na parang hindi ko alam, nakauwi na ba siya? Haharapin naman daw niya. At parang tinatanggi naman ang kanyang kampo yung mga sinasabing kaso niya. At sinasabi na kung meron man, ay haharapin naman daw niya. Pero alam mo, Mildred, ito pa ni bago pa lang warrant of arrest niya is no bail. Oh my God. Oo, di ba? Ang hirap. So, ang sinasabi, dapat mag-ano siya ng petition to bail. Yun. May sabihin, kung na nga, ano, that's given eh. Di ba? Pag namumroblema ka talaga, pag stress ka talaga, mangangayayat ka talaga True. Sa kakaisip. So, syempre, ang family niya, I'm sure nag-aalala rin sa kanya. Lalo na yung kanyang mami na very close sa kanya. At saka, kasama pa rin sa, pala sa sinampahan ng kaso, yung kanyang kapatid, di ba? So, doble dagok pa yan. Oo, diba? Na si Mark Clinton Angeles Chan. So it's about time talaga na yung sinasabing harapin niya para rin naman talaga mabigyan ng kaliwanagan kung totoo ba ito o hindi. At saka makakapag-petition to bail siya kung nandito siya sa Pilipinas. Dapat talaga umuwi na siya, harapin niya yan. Kesa naman sa tinatakasan niya ang problema. Lalong lalala talaga yan. So,